mga kababayan, ang atin pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Bongbong Romualdez Marcos. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlad ay bibigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo. Maraming maraming salamat at andito po. Good morning po. Please. Okay. Sa ating mga butihing local official na nandito ngayon na nakikisa sa atin sa ating ginawang programa na kadiwa ng Pangulo. At alam naman ninyo po, ito ay aming pinaparami sa buong Pilipinas upang ang bilihin ay maipagbili ng mas mura kaysa sa nasa ibang palengke. Nagagawa po namin ito dahil ang galing sa magsasaka ay dinadala namin ang mga produkto, dadalhin po namin sa kadiwa. At alam nyo po, ang nangyari din dito, kahit hindi kadiwa, may mga ibang LGU na nagagawa, ginagaya itong kadiwa dahil nakakamura po talaga. Dahil yung sa transportation, lahat ng mga pangangailangan, na lahat ng kailangan bayaran ng middleman ay ginagawa na ng pamahalaan. Yung sa ganun, pamahalaan naman hindi kumikita. Kaya yung savings na yun ay pinapasa kaagad sa ating mga namimili. Kaya nandito po ang aming iniisip sa kadiwa. Yan po ang aming ginagawa upang alam naman po natin na ang hinaharap na problema ng ating mga kababayan ay tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Marami pong dahilan yan. Dahil isa sa ang pinakamalaking problema na hinaharap natin kung bakit tumataas nga ang presyo ng bilihin ay ang ating inflation rate ay sa mga pangyayari sa labas ng Pilipinas. Halimbawa, noong simula nitong taon ito, umakyat ang presyo ng fertilizer. Kaya at lalo na hindi lang sa umakyat ang presyo, kaya mahirap makakuha ng supply. Kaya nag-akyatan na naman. Nagtaasan na naman ang presyo ng bilihin. Kaya naman po, dahan-dahan namin ibinabawi lahat yan upang naman mapagbigyan ang ating mga kababayan na meron naman makukuhang pagkain, may makukuhang bilihin, lalo na sa agricultural products, marami naman na hindi na kaya ng ating mga household o pangkaraniwan na household na Pilipino. At bukod pa doon, ang kadiwa, ang aming ginagawa ay binibigyan din namin ng pagkakataon yung mga local na maliliit na negosyo. Alam nyo po, yung tinatawag nating MSME, yung micro, small, medium scale enterprises, MSME ang tawag, yan po yung mga maliliit, yung mga sari-sari store, yung mga maliit na restaurant, mga barberya, yung mga mekaniko. Yan po, yan ang grupo sa ating ekonomiya na talagang pinahirapan ng COVID. At talagang marami sa kanila, naubos ang kanilang savings, napilitan sila magsara. At kaya naman, napakalaking bahagi niyan ng ating ekonomiya. Kaya binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga MSMEs, binibigyan natin sila kung ng isang lugar, isang palengke, isang merkado, kung saan sila makapunta para naman maibenta nila ang kanilang mga produkto. Ito ay may value added na, hindi lang ito agricultural product, may processing na, hindi lamang yung napitas na prutas, kundi ginawa ng jam, ginawa ng iba't ibang produkto. Marami akong nakita rito na may processing na. Nagsimula sa mushroom, ginawang potato chips, ginaya yung potato chips. Meron naman yung ibang nakita ko rito, yung lahat, halimbawa yung bawang, hindi na bawang ang pinagbibili. Kung hindi, yung medyo pickled na bawang, meron na parang atsara na ganun. Lahat ito ay talagang sa akin palagay ay magiging mahalaga para sa pagpatibay ng ating ekonomiya. Pag matibay ang ating mga maliliit na negosyo,
ay palagay ko, hindi na natin kailangan mag-import dahil ang tao ay bibili na sa local. Eh, kasing kaya naman natin. Ang problema lang naman ginagawa na kailangan ayusin dyan ay yung mga packaging, yung mga marketing, lahat yan. Doon kami papasok. Doon kami tutulong. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nakilahok dito sa kadiwa ng Pangulo. At ito po ay napakalaking bagay, napakalaking bahagi sa ating programa. At tinitiyak natin na hindi maubos ang supply. Kasi dahil nga mababang presyo, marami kami nung nagsimula yung kadiwa, magbilis maubos yung bilihin. So, kaya sinasabi, tinitiyak namin na magkaroon ng magandang supply sa susunod. Hindi na natin kailangan alalahanin na mauubos ang... pero siyempre, pagka nakakapagbili tayo ng bigas na 25 pesos, makabili ng asukal ng below 80 pesos, eh talaga namang dadagsain yan. Eh yun naman talaga ang dahilan kung bakit natin ginawa itong kadiwa. Kaya't magpapasalamat ako sa inyo lahat na nakilahok dito, lalong-lalo na sa ating mga local government dahil hindi po kaya ng DA lamang, hindi po kaya ng national government lamang kung walang tulong at walang magandang partnership sa ating mga local government. Kaya pagpapasalamat ako sa kanila para maging matagumpay ang ating programa ng Kadiwa ng Pangulo. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang maga po.